ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makapag-enroll sa inyong C-Bank account sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. So dito at dito na tayo sa mismong SSS website. Login lang kayo dito, lagay nyo lang yung user ID and password ninyo, then click sign in. Ayan, nasa home na tayo. Dito, click na natin itong services. Then, pagka-click nyo ng services guys, ang lalabas is itong Benefit Redisbursement Module. Kung kaya is, click nyo lang ulit yung services. Pagka-click nyo ulit ng services, click nyo itong Disbursement Module. Then, click nyo itong pinakauna, Disbursement Account Enrollment Module. Then, dito, basahin nyo yung mga reminders ni SSS. So, after nyo yan mabasa, click nyo lang itong My Box. Then, pag may check na, click Proceed. Ayan. So, dito, nandito na tayo sa enrollment. So, ngayon, dahil yung i-enroll natin is bank, click lang natin itong bank. Then, take note guys, dito, hindi pwedeng i-enroll nyo yung bank account name ng asawa ninyo kahit kayo pa ay joint account yan. Or kahit sa mama pa ninyo, or sa papa ninyo, or sa kapatid o anak ninyo is hindi pwede. So, ang pwede lang na i-enroll ninyo is under your name. So, dapat yung pangalan ninyo sa SSS is match sa bank account name ninyo. So, dito, click nyo na itong X. Ayan, nasa bank na tayo. Ngayon, Silik Bank na tayo. Ito, hanapin nyo lang si C Bank. Ayan, ito na si C Bank Philippines. Click nyo lang yan. Ayan. Next is the bank account number. Dito guys, dapat kung ano yung nilagay nyong bank account number dito kay C-Bank, dapat yun din yung nakalagay dito. So, dapat match yung dalawa. Ngayon, paano natin makuha yung bank account number natin sa C-Bank? So, open lang natin yung apps natin na C-Bank. Ito guys, yung C-Bank apps natin. Click natin yan. Login lang tayo. Ayan, nakapag-login na tayo. So, automatic guys, pagka-login natin, makikita na agad natin dito yung details natin. So, dito, click lang natin ito para makopy natin yung account number natin. Click natin yan. Ayan, so nakalagay, copy successfully. So, ibig sabihin, nakopy na natin yung account number natin. Balik tayo sa ating SSS account. Dito, paste nyo na yung kinopy nyong bank account number. Next na tayo. Dito na tayo sa Attach Supporting Documents. So, dito guys, dapat naka-prepared na yung mga requirements na ipapasa nyo dito. Tulad ng proof of account, ID, at saka selfie photo ninyo. But then, dahil ito ay tutorial, so isa-isahin ko sa inyo kung paano kayo makapag-attach dito at paano ninyo makuha yung mga requirements nito. So, unahin natin itong proof of account. Click natin itong Select Document Type. And dito, ang pipiliin nating ipapasa as a proof of account natin sa C-Bank is bank certificate or statement. So, hindi kasi natin magamit ang ATM card with account number and name kay C-Bank dahil wala tayo nun. And then, di din natin magamit itong screenshot of online or mobile banking account dahil hindi kompleto yung details ng sa online or mobile banking account natin sa kay C-Bank. Kung kaya itong bank certificate or statement lang ang pwede nating maggamit dito. Click natin yan. Dito, ito na yung sample ni SSS sa bank statement. Paano tayo makakuha ng ganito na bank statement kay C-Bank online? So, hindi na natin pang kailangan pang pumunta kay C-Bank. So, sa online lamang ng ating C-Bank apps is pwede tayong makakuha ng bank statement. So, balik tayo sa ating C-Bank apps. Dito, click nyo lang itong pinakababa sa right side, Me. Then, dito, hanapin nyo lang itong E-Statement. Click nyo yan.
Ayan. So, dito guys, pag once na mag-generate kayo ng bank statement ninyo, so, wag yung year of 2022 dahil hindi na yan valid sa ngayon. So, expired na yan or invalid na yan. Hindi na yan pwedeng gamitin natin kay SSS. So, ang i-generate nyong statement of account is yung January year of 2023 dahil ngayon is February na. So, click natin yung January. Ayan. So, dito, ito talaga yung hinahanap ni SSS na requirements. So, pag mag-submit kayo ng requirements sa SSS, guys, is my bank name, account name, and account number. So, yung tatlong yan is, yan yung required na kailangan meron sa inyong bank certificate man yan or ATM ninyo sa bank. Screenshot nyo ito. Ayan, para may ipapasa kayo kay SSS as proof of account. But then guys, watch out or take note nyo dito, nawawala yung details dito pag nag-screenshot tayo gamit ang screen. Ayan, so nawawala. Ayan, so importante din yan, hindi pwedeng di yan nakikita. Ma-reject kayo ni SSS nyan. Kung kaya ang gagawin nyo is ano natin ulit. Ayan, ayan. So lumabas na yung... Ayan, naklaro na. So, kanina, nung nag-screenshot ako, gamit ang screen, so, nawawala siya. So, pag mag-screenshot kayo dito, gamitin nyo yung volume ng cellphone ninyo sa gilid dahil mas, ayan, ayan, hindi nawala or hindi naglaho yung details dito nung nag-screenshot ako gamit yung sa gilid ng cellphone ko. Ayan. So, dahil na-screenshot na natin ito, guys, punta na tayo sa ating gallery ng cellphone natin. So, ito na yung in-screenshot nating si bank certificate natin. So, ayusin nyo pag-crop. Ika-crop nyo ito. So, dapat tugma dun sa gilid na nakikita ninyong color white dito. Tanggalin nyo na itong page 1 of 3. Dahil wala namang laman yung CBank ng page 2 at saka 3 natin. So, para hindi na hanapin ni SSS yung page 2 and 3. Ayan. So, tanggalin natin yan. Isama na natin yan sa pagka-crop. Ayan. Na-crop na natin. Click save nyo na. Ayan. So, ito na yung magagamit natin as proof of account. Balik tayo sa ating SSS account. Yan guys, dito na ulit tayo sa SSS website account natin. Dito, click na natin itong browse file. Click files. Ngayon, i-attach na natin yung in-screenshot natin at crinap nating proof of account na bank statement natin kay CBank. So, ito na yon, click natin yan. Ayan, na-attach na natin yung bank statement natin. So, dito, make it sure na yung na-attach ninyo is yung CBank na bank statement. So, dahil minsan mali yung na-attach, kaya na-re-reject ni SSS. Then, dito pala guys, ang maximum size na i-attach nyo dito is 3MB lamang. At saka dapat yung file name ng requirements nyo or picture na ipapasa nyo dito is alphanumeric lamang. So, para sa mga tutorial nito, kung paano magpababa ng 3MB at paano mag-edit ng file name, is ilalagay ko lang yung mga tutorial nyan dyan sa description sa baba ng video na ito at sa comment section. Ngayon, dahil naka-attach na yung bank statement natin, click natin na itong ID card or identification document. Ayan. Dito, ito naman yung sample ni SSS. Dapat yung ID ninyo is klarong-klaro, maganda pagka-picture at colored yan para 100% yung ID ninyo is ma-approve ni SSS. Click na natin itong browse file. Click files. Dito naman, hanapin nyo yung ID na pinicturan ninyo. Halimbawa, ito na yung ID na pinicturan natin.
Ayan, so double check nyo kung yan na ba yung file name ng ID na pinicturan ninyo. So guys, dahil ito ay tutorial lamang, so yung file name na yan is hindi yan pwede kay SSS. So i-edit nyo yung file name ng mga requirements nyo or yung picture na ipapasa nyo dito dahil hindi pwede yung mga may mga special character. Ngayon, dahil na-touch na natin yung ID natin, next naman is the selfie photo. Click natin tong selfie photo. Ayan, so yan yung example ni SSS. So dito guys, kung ano yung pinasa nyong proof of account, yung pinasa natin is yung bank statement at saka yung ID, kung ano yung ID na pinasa ninyo. Halimbawa, yung ID ninyo is driver's license. So dapat yun yung hawak nyo dito. So dito yung proof of account, your bank statement, and then dito yung ID. Ngayon, click na natin itong browse file. Then click files. Then dito, hanapin nyo yung selfie photo ninyo. Ayan. So double check nyo yung file name kung yan na ba yung selfie photo na ginawa ninyo. Dahil na-attach nyo na yung proof of account, ID, at saka selfie photo ninyo. So, click nyo na itong my box. Then, pag may check na, click nyo lang itong enroll. Then, pagka-click nyo ng enroll, guys, may makikita kayo dyan na okay. So, mag-okay lang kayo. Dapat may lalabas dyan na you have successfully submitted your disbursement account enrollment module. After nyo makapag-submit ng disbursement account enrollment, dapat makareceive kayo ng email ni SSS regarding sa pag-submit nyo na ng disbursement account. Hindi ibig sabihin dahil nakapag-submit na kayo ng disbursement account is approved na or pwede nyo nang magamit yung disbursement ninyo is hindi pa pwede yan. So maghintay kayo ng 1 to 2 weeks bago yan ma-approve or bago mag-email si SSS sa inyo kung approve or rejected yung disbursement na in-enroll ninyo. Ganun lang guys kung paano kayo makapag-enroll. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!